Well, mga kapopong, kumusta? Honestly, mga kapopong, sorry kung ngayon ko lang ito nakita. At posibleng ang karamihan sa inyo na nakabisita na sa lugar ni Chabit eh, posibleng nakita na rin itong submarine na ito. So, ibig sabihin ba eh, meron ng dalawang existing na private mini submarine dito sa Pilipinas? Anyway, ang reality kasi dito kay Chabit eh, nasa point na kasi siya ng kanyang buhay na nag-e-enjoy na lang ito sa buhay meron siya ngayon. Pero itong pag-e-enjoy niya sa buhay na ito ay ito yung tipo ng buhay na patuloy pa rin ang pagtaas ng yaman nito. Na kung hindi ako nagkakamali, na ang isa sa mga bagong negosyo meron itong si Chabit ay itong dealership ng mga electric at mga hybrid na mga sasakyan. Well, ang galing, di ba? Na kahit may edad na itong si Chabit, pero parang fresh pa rin sa kanyang isipan ang patungkol sa usaping business o mga negosyo. At sino ba naman kasing tao ang maglalakas loob na ipakita ng personal at ipahawak ang mga gold bars sa mga taong hindi niya kilala na bumibisita lang sa kanyang bahay? Well, parang si Chabit lang yata ang kilala kong ganyan. Pero ang cool, di ba? Anyway, maliban pala dyan eh, meron muna akong interesting na ipapakita sa inyo saglit, ha? Natatandaan niyo ba yung topic natin last week patungkol dyan kay Kibuloy? Yes, mga kapopong. At yun na nga eh, sa kung posible ba na itong si Kibuloy eh, merong sariling bunker? Pero actually, in reality kasi, ay totoong kapag ang isang taong bilyonaryo na tipong ang iniisip na lang sa buhay eh, sa kung papaano madobli o matriple ang yaman nila, ay totoong ang isa sa mga pinagtutuunan na rin nila ng pansin eh, ang patungkol sa seguridad ng kanilang buhay. Well, bigyan ko kayo ng example, ha? Actually, kung itatype o i-research mo kasi sa internet ang mga words o keywords na billionaire at word na bunker, ay huwag kayo magugulat na ang mga personalidad na lalabas dyan sa resulta na yan eh. Itong mga tao na ito na kilalang kilala sa mundo. Yes, mga kapopong, most especially, itong mga bilyonaryong nasa Amerika. At alam niyo ba sa kung bakit pati sila ay gumagastos rin ng more than $10 million para palang sa lihim na pagpapagawa ng mga bunkers? Yes, mga kapopong, tama nga ninyong nasa isipan. Dahil kahit kasi sila ay mayroong pakiramdam na anytime eh, mayroong isang kaguluhan na maganap na kaguluhan naman na nangyayari ng biglaan at hindi yan ina-announce kung kailan mangyayari. At tandaan nyo, ha? Ang dalawa kasing bansang masasabi natin na talagang kinakatakutan ng ilang tao sa Amerika ay itong posibleng gawin ng China at ng North Korea. Na keep in mind, mga kapopong, ha? Na ito kasing mga armas na mayroong nuclear technology ng North Korea ay actually idinesign nila ang ilan dyan upang umabot o makarating hanggang kahit sa Amerika pa. At alam niyo naman siguro na upang makaligtas sila dyan sa armas ng North Korea na yan, ay ang isa na nga dyan ay sa pamamagitan ng pagkakaroon o paggawa ng sariling bunkers. Na take note uli, ha? Kumalat man kasi ang balita patungkol dyan sa mga bunkers ng mga bilyonaryo sa Amerika, pero yung location o lokasyon kung saan matatagpuan kung saan nila pinagawa o ipinatayo yung mga bunkers na yan, ay talagang hindi nyo yan mahahanap dahil sobrang inilihim nila yan. Na what more pa kaya dito sa Pilipinas na sobrang lapit lang natin sa North Korea at sa China? Pero huwag kayong mag-alala, ha? Dahil ang North Korea naman eh, masasabi nating okay naman kahit papaano ang relasyon sa Pilipinas. Pero yun nga lang, na best friend o magkaibigan naman sila ng China. Na alam nyo naman siguro na may utang na loob rin ang North Korea o lolo ni Kim Jong-un sa China. Well, dahil nga dyan, ay huwag na kayong magtaka ngayon na posibleng totoong ang ilan sa mga kilalang billionaire o bilyonaryo dito sa Pilipinas ay posibleng meron na talagang existing na mga bunker dito sa bansa. Well, tingnan nyo nga itong bansang Finland. At alam nyo ba sa kung ilang bunkers meron sila doon? Well, huwag kayong magugulat, ha? Dahil yan lang naman eh, more than 5,000. Yes, mga kapopong, more than 5,000.
2000 nga. Which is actually decades ago kasi eh. Alam nila na itong paggawa ng mga bunkers sa kanila ay ang isa sa mga pinakaligtas na paraan para maligtas ang kanilang buhay kung meron mang isang bansa na biglang sumugod sa kanilang bansa. Well, kaya dito sa bansa nating Pilipinas ay sana in the future project sana ng ating gobyerno ay patungkol rin sa paggawa ng mga bunkers dito sa bansa na medyo weird man isipin pero sabi nga, it's better to be safe than sorry. Na kung kayo ang tatanungin ko mga kapopong, kung meron mang kayong labis na pera, ay magpapagawa rin ba kayo ng mga bunkers? At saan nyo balak ipagawa yan? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba, ito yakin babasahin ng personal at papusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, te amo!